yan. Ito naman po sa aming pagbabalik ha, pag-uusapan natin ang koleksyon na nagsimula dahil sa isang frustration. Frustration. Mamanganin niyo yan mamaya. Oh. Frustrated siya eh. Oh. Kaya, nag-umpisa yung kanyang koleksyon. Pero galing ni Beth ha. Sa huling linggo ng ang mga collectors na kakabilib talaga. Para. Tulad po nitong si Edward Canlas, isang rubber shoes enthusiast. Akalain mong umibili ng sneakers kahit pa umabot ng 100,000 ang presyo. Kala niya si Joey De Leon siya? Hindi lang yan, partner. Ha? Imagine na, sa sobrang pagkahilig niya po sa rubber shoes, nag-sneakers silang mag-asawa, pakinggan niyo, ha? Sa kasal nila. Kasal, habang sila yung naka-wedding gown at suit. Ang galing, ha? At kaya daw siya nahilig sa rubber shoes ay dahil sa isang frustration na. Niya, ha? Naku, alikan at ating pakinggan. Ano ba yung ibig sabihin niya ang frustration? Narito na po ang Shoes Ginoo. Shoes Ginoo. Kung inaakala niyo nasa loob kayo ng isang stockroom ng mga sapatos sa mall, nakakamali kayo. Dahil sa maniwala kayo o sa hindi, iisang tao lang ang nagmimay-ari ng lahat ng rubber shoes na ito. Ito ang sneaker collection ni Edong Canlas, ang sneakerhead ng Pilipinas. Lel and Joey, ako nga pala si Edong Canlas, sneakerhead ng Pilipinas. Ito yung mga sneakers ko. Ang mahigit sa 600 pares na ng rubber shoes o sneakers ang nasa koleksyon ni Edong. Hindi kasi kotse ito eh, hindi rin motor. Nabibili siya pagdating ng 15. Isipin mo na lang na pag 15 na, parang Pasko. Ito ang pakiramdam ni Edong sa tuwing bumibili siya ng isang bagong rubber shoes. Bata pa lamang ay mahilig na sa rubber shoes si Edong. Nagsimula yun ako elementary pa ako. Ako noon, hindi ko pa kaya. Nung kaya ko na, binili ko lahat yung hindi ko nabili dati. Bago matapos ang college, halos umabot na sa 70 pairs of rubber shoes sa mga sapatos ni Edong. Minsan hindi kayo magkikita ng sapatos ng 3 buwan, tas komplikado na yung ikutan. Kaya ng mga 150 na yung sapatos ko, mga matatapos na ako mag-aral sa college noon. Nahihirapan na rin ako itago sila. Lalo pa itong natagdagan na makapagtrabaho na si Edong dahil hindi lang isang pares ang binibili niya kung gusto niya ng disenyo ng isang rubber shoes. Bumibili ako minsan 2 o 3 pag gustong-gusto ko yung kulay. Isutin ko yung isa, tapos yung isa itatago ko para pag kung mag-isipan man siyang ireto, at least yung sa akin, orig pa rin. Alam niyo bang ang mga sapatos niya ay limited edition lahat? Kaya hindi biro ang presyo ng mga ito. Any brand, basta magusto ako. Multi-brand yung ginagamit ko. May mga iba dyan, katulad na sinasabi sa'yo, nire-retro ko kasi yung sarili ko. Gumagawa ko ng sarili kong mga luma. Gaya na lamang ng ilan sa mga sapatos na kanyang pinakita. Ito ang kanyang Philippine flag-inspired sneakers. Rizal o Philippines Air Force One. Meron siya nung kulay ng flag natin, tapos meron siyang 3-star sinasal. Headquarter na collaborator. Wala namang headquarter dito sa atin. Exclusive sa Japan bro. Hindi mo makakuha unless na taga din ka. Ito dapat bawat Pilipino meron ito. Pwede ito pang harabas kahit saan. Nung nilabas yung sapatos ito sa New York, nagkaroon ng riot. Tawag dito pigeons. Ito, mauuso pa lang sa atin. Meron din siyang mga rubber shoes na todo-todo ang bling. Sa tindahan pa ito ngayon eh. May diamond yan. Ayan o. Oh. May diamond. Hindi lahat ng kumikinang agent to. Sapatos din pala. At mga sneakers na talagang out of this world ang kulay at design. Ang tawag dito, Tiffany, kinuha dun sa sikat na jewelry store. Clear toe. Dinesign ng sikat na Hong Kong actor, si Edison Chin. Kahit nung ikasal siya, sneakers ang ginamit niyang wedding shoes. At take note ha, idinamay pa niya ang kanyang asawa. Ito yung ginamit ko nung pinasal kami ng misis ko last year. Crocodile skin, tapos 18 karat gold. Ito, nabili namin sa Mega Trade. Tapos nilagyan ko na lang ng 18 karat gold na face lock. Umabot halos sa 150,000 pesos ang crocodile skin rubber shoes na ito at kinuha pa niya sa Singapore. Sa pagiging isang enthusiast ni Edong sa sneakers, naisipan niyang mag-publish ng isang sneaker magazine exclusively for Filipinos. Doon namin sinasabi kung gaano kasaya magkaroon ng bagong sapatos. Lahat yung sapatos na minodel ng mga female models namin, collection ko lahat. Sa sobrang pagkahilig ni Edong sa rubber shoes, nababansagan na raw siya ng kanyang mga kaibigan. MLBific daw ako. Lalo na ngayon, meron akong magazine. Nakakuha ako ng mga sample. At ngayong tatay na rin siya? Aba, alam niyo bang inihahanda na rin niya mga sneakers na gagamitin ng kanyang only daughter?
bawat makita kong may pink o may blue, binibili ko hanggang pang 6 years old, binibili ko. Kaya para naman sa mga mahilig sa rubber shoes, ito ang bigay sa inyo ni sneakerhead Edong Canlas. Melon Joey, para masigit nang ma-appreciate yung sneakers, ito nga pala yung ilang kopyo ng magazine namin at sapatos para sa mga studio audience nyo. Enjoy! Wow naman! Bakklase talaga to si Sneakerhead Edward. At alam nyo ba, napadala si Shoes Ginoo ng kanyang Clavel Sneaker Magazine para sa inyong Abstract Boys. Alina kayo! Teka. Abigayin nyo na. Bago pa may ganyan, ito ang the best eh. May surprise si Edward. Nagpadala siya ng tatlong size 9 na rubber shoes. Ayun, no? Bubunutin natin ang pangalan ng winner sa pamamagitan ng mga entries ng audience members na size 9 ang sukot ng paa. Okay, ayan. Ako na, ako size 8 ako eh. Ba't naman ganun? Isa. Ito, mga po, ayan, no? Courting, ano na, oh. Uy, nasan si Lawrence Pacini? Okay, congratulations. Tayo. Al Adriano. Okay. Wow! Diyos ko, baka kailangan ni Al high heels, ha? Okay. Orlando Simatu. Oh, ano mo si General Simatu? Ang swerte naman ang mga ito. Okay, ayan. Okay. Size 9 kayo, ha? Siguradong size 9, ha? Alright. Okay, congratulations sa inyo. Hanip bahay na sa pagbabalik ng Mel and Joey.